sa nakaraang bahagi ng kwento nating Isla de Peligro ay nakipaglaban si Mancho sa isang malaking aswang na nagngangalang Bobby Cortibo at kapamilya ito ng kilabot na mangkukulam at aswang sa isla ng Escarpada at hindi niya ito nagawang matalo at siya ang nagtamo ng malubhang pinsala. Ilang sandali mula noong tumalsik si Mancho sa malakas na pagkakasipa ni Bobby ay nakarating si Mang Nestor sa harapan ng barangay hall at naabutan niyang papalapit na sa barangay hall ang aswang upang biktimahin ang mga bata, kababaihan at mga matatanda na nasa loob. Sinigawan iyon ni Mang Nestor. Hoy! Halimaw! Nasaan ang kaibigan ko? Ako ang harapin mo! Huwag yang mga walang kalaban-labang kabataan sa loob! Tinitigan siya ng aswang ng masama. Tampalasang nilalang! Istorbo ka! Kaibigan? Sino kaibigan? Si Taba! Ayun! Bumabiyahin na papunta sa kabilang buhay! Sabay turo nito sa isang direksyon. Napatingin naman si Mang Nestor sa direksyon na itinuro ni Bobby. Nakita niyang may nakabulagtang katawan doon, kaya bigla siyang kinabahan dahil malakas ang kutob niya na si Mancho na nga iyon. Agad niya itong nilapitan at nang itihaya niya na ito ay dito niya na nakita na si Mancho nga iyon at parang wala ng buhay. Tinawag niya ito sa pangalan. Mancho! Mancho! Gumising ka! Hindi na ito gumagalaw at naliligo na talaga sa sariling dugo. Habang nanggigilid ang luha sa mga mata, ay idiniin niya ang tenga sa dibdib nito upang makumpirma kung wala na ba talaga itong tibok sa puso. Ilang saglit niya pang hinayaan na nakadiin ang tenga niya sa dibdib ni Mancho nang narinig niyang meron pa iyong tibok. Pero mahina na at pailan-ilan na lang na malalayo na ang bawat pagitan ng pagpintig nito. Kaya dali-dali niyang kinuha ang scarf na pula na nakatali sa ulo niya at hinagilap ang sugat ni Mancho at itinali ang scarf sa bewang upang kahit papaano ay mapigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo papalabas ng katawan nito. Scarf po ha, hindi panyo na inilalagay natin sa bulsa. Para iyong maliit na tuwalya, yung madalas na meron ang mga sundalo. O di kaya ay nakikita ko rin na meron nito ang mga bandido na itinatali sa ulo nila. Matapos matalian si Mancho, ay tumayo na si Mang Nestor at humarap kay Bobby. Nagsalita si Mang Nestor. Magbabayad ka sa ginawa mo, aswang! Humanda ka! Muli siyang yumuko at dinampot ang dalawang mahahabang itak ni Mancho. Ngumiting umangil ang aswang. Halika tanda! Bilisan mo! Para maisama kitang maihatid sa kabilang buhay at magsama na kayo ni Taba! Sabay nang sumugod ang dalawa patungo sa isa't isa. Pero maingat ang bawat bitaw ng atake ni Mang Nestor. Alam niya kasing hindi basta-basta ang aswang nakaharap niya dahil nagawa nga nitong magapi si Mancho na masasabing may alam sa pakikipaglaban. Malakas ang unang magkabilang kalmot na ginawad sa kanya ni Bobby. Pero mabilis siyang umatras kaya hindi siya noon tinamaan. Mabilis siyang bumalik at pasalubong na paghiwa ang ibinigay niya sa aswang. Tumama sa mukha ng aswang
ang mahabang itak na nasa kanang kamay ni Mang Nestor. At sa tiyan naman humiwa ang nasa kaliwa at sabay umatras na ito. Kaya nang nag-counter-attack na ang aswang, ay nakalayo na si Mang Nestor. Iniisip ni Mang Nestor na baka tandaan ng kalabang aswang ang ataking iyon. Kaya naisipan niyang hindi niya na muna iyon gagamitin uli. Kaya hinawakan niya ng pabaliktad ang dalawang itak. Yung paghawak na pababa ang direksyon ng itak sa kamay, imbis na paitaas. At pumorma na ito ng nakapayuko. Pagkakita niyang humakbang ng paabante ang aswang, ay mabilis niya din iyong sinalubong. Pagkalmot ng aswang ng malakas, ay imbis na umilag, ay bagkos, sinalag niya iyon ng kamay habang hawak ng pabaliktad ang itak. At biglang napaangil ang aswang. Dahil sa imbis na si Mang Nestor ang masaktan, ay siya ang nasaktan. Dahil sa malalim na hiwa na natamo mula sa itak na inilagay ni Mang Nestor ng pabaliktad, nang salagin ang atake ng aswang. Tila natauhan ng aswang na iyon at nakaramdam ng pag-aalala. Dahil sa hindi niya inakalang ganun kahirap kalaban si Mang Nestor. Muli na itong pumesto ng pag-atake. Si Mang Nestor naman ngayon ang tumingin nang nakangiti kay Bobby. Dahil sa napikon na ito, ay lumusob ng nakapayuko ang aswang. At balak nitong banggain si Mang Nestor gamit ang ulo, sabay ang pagyakap at itutumba doon na babanatan ng kaliwat kanan na pagkalmot. Ngunit huli na nang malaman niyang isang pagkakamali ang ataking iyon sa ganong panahon. Lumusob na nga ang aswang ng payuko. Inabangan lang ni Mang Nestor ang pagbangga nito sa kanya. At nang ilang hakbang na lang, ay mabilis siyang tumalon at nag-rolling sa ibabaw ng aswang na nakapatagilid. Bali, para niyang hinigaan ang likod ng aswang na yun, kasabay ng paggulong pakabila. At bago pa iyon makalampas sa kanya, ay inihiwa niya na ang itak na nasa kaliwang kamay sa tagiliran ng aswang at napaliyad iyon sa sakit. Pagkababa ni Mang Nestor sa likuran ng aswang, ay yumuko ito at buong pwersang itinaga ang hawak na itak sa isang binti ng aswang. At sa lakas ng tagang iyon ay halos maputol ang binti at napasubsob sa lupa ang aswang na si Bobby dahil sa hindi niya na magamit ang kanyang binti dahil lumaylay na nga iyon ng tuluyan at halos humiwalay na. Balat na lang nga ang nagdurugtong dito. Kahit nakahandusay na sa lupa ay umaangil pa rin na lumingon kay Mang Nestor si Bobby. Si Mang Nestor naman ay nakaharap din dito at nakaabang sa muling pagsalakay nito. Pinilit ng aswang na makatayo gamit ang isang paa at kahit halatang nasasaktan ay itinukod pa rin ito ang kanang paa kahit putol na ang bandang ibaba. At kumilos na paatake kay Mang Nestor. Wala nang sinayang na pagkakataon si Mang Nestor at sinugod na rin ang nilalang gamit ang ataking kombinasyon. Sinimulan niya ang kombinasyong atake sa pagbaliktad ng mga itak nang nakadikit sa kanyang mga braso. Saka sinugod ang aswang na si Bobby at saka tumalon sa ere sabay ikot na nakausli konti ang dalawang itak para siyang elesi ng electric fan na para ding ipo-ipo na sa bawat ikot nakaharap man o nakatalikod sa aswang ay may itak na humihiwa sa katawan at braso ng aswang at sa panapos na atake
ay buong puwersa niyang isinaksak ang itak na nasa kanyang kanang kamay habang nakaposisyong paluhod sa kaliwang dibdib nito sa may tapat ng puso. At ang itak naman na nasa kaliwang kamay ay isinaksak niya na rin sa kanang bahagi ng tiyan. Saka na sumirit ang masaganang dugo ng aswang, natumba at binawian ng buhay. Pagkatumba ng aswang na si Bobby, ay lumapit agad si Mang Nestor kay Mansyo at binuhat ang katawan nito habang nakasayad ang mga paa sa lupa at dinala sa may pintuan ng barangay hall. Humingi siya ng tulong sa mga babaeng naroon at sinabing tulungan siyang maipasok si Mansyo. Mabilis namang lumabas ang isang dalagang nagpakilalang si Mildred. Pagkalapag nila kay Mansyo sa lapag na sinapinan lang ng sako, ay nakikita nilang nag-aagaw buhay na ito at pare-pareho na rin silang natataranta. Maluha-luha naman ang dalaga na inaasikaso si Mansyo. Sinabi ni Mang Nestor sa mga naroon na maghanap ng telang malinis na maaaring ipantapal sa malalim na sugat ni Mansyo upang hindi ito maubusan ng dugo. Mabilis na kumilos ang mga naroon at naglagay ng makapal na pinagsama-samang mga damit sa sugat ni Mansyo at saka muling ibinalik ang pagkakatali noong scarf. Lumabas na rin si Mang Nestor upang ayudahan ang ibang mga kasama at pumunta siya sa likuran ng barangay hall kung saan niya naabutan na nakikipaglaban naman sa tatlong aswang ang apat na barangay tanod, kapitan at ang pulis. Sugatan at duguan na rin ang pulis at ang mga kasama nito sa likod dahil sa paglaban sa tatlong nilalang ng dilim. At nang makita ni Mang Nestor nakakalmuti na ng isang aswang ang liig ng kaharap nitong pulis, ay mabilis siyang napatakbo sa likod doon at paikis na tinaga ang likod. Napalingo naman sa kanya paharap ang nilalang. Pagkaharap naman nito ay ang liig naman ang kanyang tinaga gamit ang paikis na paghiwa at halos mapugot iyon at bumagsak na sa lupa. Napatingin naman sa bumagsak na kasamahan ang dalawa pang mga aswang at umangil ito habang nakatingin nagigil-nagigil kay Mang Nestor. Sinabi ni Mang Nestor sa mga kasama na umatras na at siya na ang bahala. Kita niya na rin kasi na talagang nanghihina na ang pulis, kapitan at mga tanod na may mga malalalim na sugat na rin. Kaya pumwesto na si Mang Nestor na nakapatusok sa harapan ang postura ng itak. Pag-atake ng isang aswang sa paraang bara-bara ay mabilis niya itong tinusok sa mukha dahil sumalubong talaga iyon sa kanya. At mabilis ding pinasundan ng paghiwa ng pagtaga ang liig sa kasinipa ng pa-sidekick. Kaya lumampaso talaga iyon sa lupa at hindi na muli pang nakabangon. Pagkakita ng isang natitirang aswang ay agad iyon umatake kay Mang Nestor at kitang-kita ng aswang na iyon nang ibato sa kanya ni Mang Nestor ang itak. Nakangiti pa iyon na nakatingin sa talim ng itak na tila nakamasid sa paglihis ng inilagang itak. Ang hindi niya alam ay hindi iyon atake. Isa iyong linlang upang doon siya tumingin. Dahil bago pa siya muling makalingon kay Mang Nestor, ay gumuhit na sa kanyang liig ang mahabang itak na hawak ni Mang Nestor gamit ang dalawang kamay at madiin iyong inihiwa sa liig. Lumaylay ang liig noon saka sumirit ang dugo at natumba. Pagtingin ni Mang Nestor sa mga kasama sa likuran, ay nakita niyang
nakalupasay ang mga iyon sa lupa at halatang pagod na pagod. At malubha na ang sakit na dinaranas ng mga iyon. Kaya sinabi niya sa mga ito na pumasok na muna sa loob ng barangay hall para makapagpahinga. At inihabilin niya sa dalawang tanod na medyo hindi pa ganun kadami ang sugat na magpaningas na muna ng apoy sa harapan ng barangay hall at gumawa ng dalawang tumpok ng apoy. Nagtulong-tulong na ang mga ito at umikot upang makapasok sa barangay hall. Sumunod na rin si Mang Nestor sa kanila, pero nagpaiwan lang siya sa labas ng pinto habang binabantayan ang dalawang tanod na nagpapaningas ng apoy sa harapan ng barangay. Sumilip si Mang Nestor sa loob ng barangay hall upang kumustahin si Mancho, na naroon lang din naman nakahiga malapit sa bintana. Napatingin naman sa kanya ang dalagang si Mildred. Tinanong ito ni Mang Nestor, "Kumusta si Mancho?" Sumagot naman ang dalaga, "Hindi po maganda. Mainit na ang katawan niya. At paminsan-minsan nanginginig habang umuungol na tila nasasaktan." Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento nating Isla de Peligro. Tsaka muli po sana akong makikiusap. Sana kahit isang ads lang ay patapusin nyo. At malaking kasiyahan na rin po iyon para sa akin. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.